who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. And being fully persuaded that what he had promised, he was also able to perform. Therefore, it was imputed to him for righteousness. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead. May sabay, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita at sa aming mga tatay din po, Lord, sa aming panahon na devote namin to, Lord. Sa ganitong topic, Panginoon, maalala namin mga tatay sa kanilang sakripisyo, Panginoon. But para lang kami po ay mapakain, kami po ay maging maayos na pamilya. At ganoon din po, Lord, ma-develop mga bata, maging maayos din po, Lord, ng mga pamilya namin. So I pray, salamat po sa aming mga tatay. At kayo naman pang pinakatatay namin. Maintindihan namin ngayong umaga, Panginoon, ang maayos na mayiging tatay at kayo po ang pinanggagalingan nito. Pananampalataya sa inyo, Panginoon. So, I pray na kayo pang manalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapuno na po lahat. Again, good morning. Good morning. Happy Father's Day po sa lahat. At Father's Day na yan po ay na-celebrate sa buong mundo. No? Okay naman. Dahil nga, minsan, mga anak, wala na rin pakialam sa mga tatay. At minsan din kasi dahil sa mga tatay din, hindi sila tinuruan. Pero hindi tayo magsisisihan ngayon. Tayo mag-aaral sa salita ng Diyos. Para malaman natin ano yung dapat natin gawin. Amen? Amen? Sa mga tatay, salamat sa inyo po. Pwede pa rin tayo matuto. Amen? Hindi yung sabihin, tatay ka na, wala kang matutunan. Sa church, para sa lahat po yan. Oh. Ganun din sa mga future na tatay dito. Hindi nyo alam ginagawa sa buhay natin minsan, di ba? Mga bataan. Pero in the future, magiging tatay kayo, kaya dapat maganda, alamin din nyo kung anong tatay. Yung mabuti at masama. Okay? Siyempre, iwasan natin yung maging masama. Tapos, yung mabuti, yun ang gagayahin natin. Amen? Amen. So, as an introduction, again, ang title po nito is Faith of Our Father. Faith of Our Father, sa Tagalog, pananampalataya ng ating tatay. Subtitle po is Be Fathers of the Faith. Okay, maging mga tatay tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Okay? Pero introduction natin, again, inaaral po natin to para maintindihan natin. Kasi nga po, nakakita na ba kayong na magulang binabastos ng mga anak nila? Nakakalungkot, pero totoo po yan. Nangyayari yan. Madalas nga sa mga pelikula yan eh. Saka sa TV. So, yun ang iniiwasan natin. Ma-appreciate po natin mga tatay natin. Hindi na lang puro nanay. Hindi na lang puro tayo. Okay, yung mga tatay natin, bahala kayo. Magtabaho lang kayo ba sa amin, ha? Ano pa kailang bro, mapagod ka dyan. Minsan, ganun kasi yung mga tatay. Kawawa din minsan. Okay, pero, ang mga kailangan tayong matutunan din bilang tatay. So, kaya yan po ang ating objective. So, ngayon po ay pangatlong taon na, no? Ang ating church, mag-aapat na taon po tayo. Pero, for the last 2 years, no, simula yung pandemic, okay, meron po tayong mga series na rin na introduction lang po, no? Sa last 2020, ito po yung aking paborito actually. Kung kayo po may YouTube, okay, pwede kayong subscribe and like. Ito po yung ating preaching na review lang natin kasi maganda yung mga points. Ang title po nun is A Father of the Fatherless. Yan po yung June 21, 2020. Ang inaral po natin doon, ano ba yung magandang katangian ng mga tatay? At actually, ang pinaka-model natin ang Panginoon mismo. Kinuha natin sa Psalm 68. Ano ba yung dapat ng mga tatay? Una, ano yung katangian, no? Characteristic. Una, matapang. Pangalawa, hindi tinotolerate yung wickedness. Okay, pag may kasalanan yung anak mo, paalo agad. Hindi mo okay lang, galing mo na magmura. Paano ulit yun? Isa pa. Hindi ganon. Ang Diyos hindi ganon, hindi tayo dapat ganon bilang mga tatay. Tapos, makes the right glad. Ibig sabihin, kung tama yung ginagawa mo, dapat purihin mo, galing mo. Anak, salamat sa Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon.
Maganda yung ginagawa mo. Ganun, dapat. Hindi okay na yan. Bahala na siya. Okay, alam niya na yan. So, number four naman is holy and separate. Ganun ang Diyos. Ganun din dapat ang mga tatay. Alam niyo ba yun? Kaya minsan, binabastos tayo bilang mga tatay. Makikita ka ng anak mo, hindi ka galang-galang eh. Amen? So, iwasan natin yun. Kasi yung mga bata po yan, napaka-sensitive niyan. Ginagaya niya kung ano yung nakikita nila. Katulad ni Jared, nakita ko ang ganda ng bihis, di ba? Pogi-pogi. Ewan ko lang, nakikinig. Naantok. Okay, sinasanay na yan ang tatay niya. Isa ba si Aiden? Hindi sinasanay ng tatay niya. Layong tulog. O nanay, ha? Sanayin natin yan. Nakakaingit si Bad dito. Parang gusto kong picture rin, eh. So, ang ganyan po ang tatay. Matapang, hindi tinotolerate. Pag sinasanay, hindi nahayaan ang kalukuhan. Kasamaan, hindi hinahayaan ng tatay na maayos yan. Ganun ang Diyos. At ganun tayo dapat pangatlo, natutuwa siya sa mabuti. Pang-apat, siya'y holy and separate. Okay? Hindi siya yung nangunguna sa kalokohan. Napakaraming ganyan po. Kaya may isip, ba't kaya ganito yung anak nito? Ba't ganito tong taong to? Eh, ganun yung tatay niya eh. Nakakalungkot. Pero nangyayari. Number five, rewards accordingly. Parang kanina na rin yung kung mabuti yung tatay mo, ay yung anak mo, rewardan mo siya na maayos para naman ma-encourage yung mga anak mo. Pang-anim, leader siya. Pagtatay, leader yan. Ibig sabihin, maayos. Ikaw yung nangunguna sa kabutihan. Amen? At pang-apat, pang-pito noon, okay? His word matters to the people. Ibig sabihin, pag nagsalita na yung tatay, ang Diyos kasi ganun eh. Ginagalang siya, di ba? Kasi nga, agalang-galang siya. Sana ganun ang atin, mga tatay, ha? Hindi ako ginagalang ng asawa ko nga. Hindi ako ginagalang eh. Gawin mo, galangin ka ng asawa mo. Paano? Maging kagalang-galang ka. Salita mo lang, importante. Amen? Amen. And then, huli po is brings about salvation. Obviously, ang tagapagligtas dapat ng ano mga anak nyo, asawa nyo babae, kayo. Amen? Tayo. Bilang mga lalaki, mga asawa. So, ganun po ang Panginoon. So, gagayahin na lang natin. And then, last year naman po, ang title ng ating sermon is The Outstanding Father. Inisa-isa lang po natin yung mga, yan po tayong apat na characters dito ng mga tatay. Sila ay mga maayos na tatay. Para again, pag nakikita natin kung ano yung maayos, gagayahin natin. No? So, andyan po si Adam. Kasi yung pinakatatay natin. Eh, no? So, sabi doon, kinuman siya mag-rule. Dapat ikaw yung ruler. Ikaw yung magsasabi ano mangyayari sa bahay. Amen? At maganda dapat yun kasi pangit naman kung nasusunod ka nga, hindi naman. And then si Abraham po, nakita natin siya, actually siya yung bida ngayon, Abraham, ngayon sa atin. And then si Jacob, maganda rin po yung kanyang karanasan, siya po ay ginamit ng Diyos. Pinalitan pa yung kanyang pangalan, ginamit siya ng Panginoon sa kanyang mga anak. Dami po niyang anak, 12 yung kanyang lalaking anak. So, yun, ang ginamit din ng Diyos sa panahon nila. And then last is si Joseph. Ito po yung Joseph, yung tatay-tataya ni Jesus. Okay? Hindi siya tatay ni Jesus, pero siya ay ginawa niya yung kailangan niyang gawin bilang tatay ni Jesus. Okay? Hindi, again, hindi siya tatay, pero stepfather, Joseph, na asawa po ni Mary. So, ganun po. So, ngayon, ngayong araw naman, nababanggit na rin po ito dati, pero anong klaseng tatay ba tayo dapat? Basta lang tatay? Hindi. So, ang pag-aala natin ngayon, si Abraham, binasa naman natin, di ba, sa Romans 4, dinescribe lang po siya doon. Pero, ang kwento po talaga ni Abraham, sabihin ko na lang sa inyo, bilang introduction pa rin, si Abraham po ay, ang Diyos po kasi ay hindi naman tayo pinipili, tama po ba? Gagawin niya, sasabihin niya yung tama. So, ito sundin niyo, ha? So, minsan may parusa, pero minsan, hayaan ka lang niya, eh. Pagayaw mo siyang sundin, mahala ka. Pero, mapapahama ka. So, nangyari po sa history ng mankind, yan, si Adam, ang dami pong hindi sumunod sa Diyos. Yung iba sumunod sa Diyos, yung iba hindi. So, bandang huli, panahon ni Noah, nung ginasala, pinatay sila lahat, except kay Noah and his family. Then, nagsimula ulit po ang Panginoon kay Abraham. Kaya napaka-importante po ni Abraham. Lahat po tayo nanggaling kay Adam, pero hindi tayo lahat, ala tayo nanggaling din kay Noah, pero hindi lahat ng tao ngayon nanggaling kay Abraham, kasi iba, walang pananampalataya. Katulad ng binasa natin kanina, sino daw po yung ano, anak ni Abraham? Natin text. Tingnan muna natin sa Galatians 3. Dahil kung ano yung tinakal dito sa Romans 4,
na banggitin mo sa Galatians 10 nang napakalinaw. Pisa natin sa 26. O, pakibasa po. Ready, go. For we are all the children of God by faith in Christ Jesus. Hanggang matapos po. Ready, go. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For we are all one in Christ Jesus. Sabay-sabay. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. So, napakalinaw po salita ng Diyos, no? Kaya maintindihan po natin ito. Sino bang anak ni Abraham? Mga ligtas. Okay, very good. Pero yung sa physical lang po, according sa history, si Isaac yung pangalawa, nauna si Ismael. Pero si Ismael, hindi sa kanya binigay mga pangako ng Diyos. Eh, siya po ay pinalayas, okay, pero bilinis din naman siya, binigyan naman ng provision. Pero hindi natupad kay Ismael yung kalooban ng Diyos kasi alam niyo naman, anak sa labas, no? Hindi masama yun, ha? Pero masama yun. Pero magiging yung anak, hindi yung problema yun, hindi mo kasalanan yun. Pero gusto ko na sabihin, sa scheme ng pagkakaano ng design ng pangako ng Diyos, tutupadin niya from Abraham hanggang sa atin ngayon, yung pagkakasunod-sunod niyan, ginamit si Isaac. Okay, siya yung pinagpala, siya yung sa kanya pinasa yung mga blessing and responsibilities din naman ng mga anak ng Diyos at people of God. So, ano nangyari doon? Malinaw po dyan, pero ngayon sinasabi, wala nang Jew or Greek. Ibig sabihin, sinasabi niya dito, hindi na yung ganong kahalaga. Excuse. Sarap kasi ng ano, kahapon, no? Ice cream. Float. Excuse me po. So, sa panahon natin ngayon, wala na pong pakialam si ang Panginoon, ikaw ba ay taga-Saudi, kung taga-Singapore, China, wala kang pakialam dun sa Diyos. Pag sa pananampalatayang pinag-uusapan, importante sa Diyos at sa atin dapat, kung anak ba tayo ng Diyos, kaya ina-follow po yung iba dito, tayo dito sa church, sino bang anak ng Diyos? Yung mga ligtas. Kinabi dyan, sino ba? Hindi lahat ng tao anak ng Diyos, lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero ang anak ng Diyos yung tumanggap kay Jesus Christ. Amen. Hindi lahat ay tumanggap kay Jesus, yung ibang hindi pa, yung iba kailangan pang siyaran. Kapag tinanggap mo si Jesus, sabi doon, ikaw ay naging anak ng Diyos. Okay? So kailan mo tinanggap si Jesus, yung panahon na yon, doon ka na born again. Doon ka pinanganak sa pamilya ng Diyos. Okay? Kaya anong pakialam pa ng Diyos kung taga ano ka, maitim ka, maputi ka, matangkad ka, kulot ka, walang ipin. Hindi ko wala anong pakialam dyan. Ay putante sa Diyos, anak ka niya. At pag anak ka niya, tutuparin niya siyempre yung tungkulin ng isang tatay sa'yo. At yung ito, kaya tuturuan ka niya, gagabayan ka na ngayon. Nakita niyo po ibang tao, nakaraming tao ngayon, hindi na ginagabayan ng Diyos. Naliligaw na, hindi na gagawin sa buhay kasi hindi pala na nakilala ang Diyos. Pero iba na ang kilala sa Diyos, kahit papano po, di ba? Ginagabayan tayo ng Diyos, tama ba? Hindi ka katulad ng iba. Yung Bible, pag binasa mo, naintindihan mo at least. No? Yung iba, mabagal matuto, pero still, naintindihan mo yan, hindi katulad ng mga unsaved, nung hindi ligtas. Kasi sinabi po dito, wala nang pakialam ng Diyos, kung Hudyo ka man, hindi ka Hudyo. Pero yung mga Hudyo ngayon, napakayayabang hanggang ngayon. Kasi ibang Kristiyano, tinotolerate naman. Kaya siya, ay, mas magaling yung mga Hudyo eh. Ano ba yung mga Hudyo? Hudyo. Inataas sila, hindi na nga dapat ganun. Kaya sabi ito, wala na yan, wala kang pakialam masyado dyan. Lalo yung hindi ka gagalangin ng Diyos dahil ikaw ay mayaman. O kaya alipin tayo, iba, alipin tayo utang minsan, di ba? Wala na yung lalaki, babae. Ibig sabihin, lalaki, babae, maglingkod ka sa Diyos, anak kita, magpapalain kita according sa kagustuhan ko rin pag ikaw ay sumunod. Wala kang pakialam kung lalaki, babae, kasi lahat daw tayo ay isa kay Kristo Jesus. Kaya sabi dyan, kung ikaw naman ay kay Kristo, ngayon nga, ikaw ay anak ni Abraham. So again, di tayo seed ni Abraham na kamukha ko sa Abraham. Hindi na importante yun eh. Kaya sabi dyan, ikaw ay anak ni Abraham sa pananampalataya. Hindi na pupunta natin yung mayroon sa Romans 4. At pag ikaw ay anak ni Abraham, anak ng pananampalataya, saan pupunta? Sa langit at heirs. Tagapagmana ka ngayon ng
according to the promise, may pinangako ng Diyos sa langit yung mga ligtas, edi ganun ka rin. So nakita sana natin yun, no? Malinaw naman po yun. At isa pa po, no? Actually, yung inaano ko pong message is parang negative sana. Kasi pag tinignan nyo po sa Bible, yung mga fathers na reference, talagang masama. Yung si pastor ko, ganun po yung si pastor. Lagi yun. Ilang taon po ako sa church sabi niya, pag mga tatay ang ano niya, kasi ang marami din sa aming mga tatay, pero marami babae. Kaya pag nagkukwento sa kanya, alam mo na, pastor, please pray for me, yung asawa ko, ganito na naman. Laging problema. Yung sabi ni pastor, ha? Buti dito, mababait sana yung mga tatay. Pero ganun po, kasi yung iba doon, alam niyo na, mga kalokohan ng kalalakihan na hindi na naayos, di ba? Hindi naturuan. Na hindi natin gagayahin, ha? Pero totoo, andyan yan eh. So yun, kukwento kay pastor, yung merong mga lalaki doon, dahing asawa. So ang sakit mo sa pastor, parang ang hirap. Kasi iba naman, meron pa doon, mabira. Hindi naman sa ano, pero kasi meron talaga doon sa amin, Mother Church. Yung asawa niyang babae, talagang ang active, kasi nagkamali ng kinuhang asawa. Eh sobrang ano, tamad ba naman, ayun magtabaho. Eh, si pastor, hindi naman niya gustong ano, pero ginawa na rin lesson sa amin, kaya na namin nalaman. Itong si kapatid, alalaya natin, ganyan, pero pag ano, asal din si pastor eh. O, ba't hindi malang trabaho yung tatay mo, yung asawa mo? Eh, nahihiya po siyang ganyan eh. Nahihiya, ito, hindi ko kaya. Ano yung kaya? Para may tinutulungan po tayo dyan. Tinutulungan tayo dyan, sabi ko. Eh, may trabaho po dito eh, hindi ako dyan eh. Ganito lang kaya kong gawin eh. Nagugutom ni asawa mo. Kung di ka marunong, kailan mo aaralin? Kaya ang minsan ang hirap. Amen? Pag hindi maayos yung ating, ngayon, naitindihan ko po ako ngayon, hindi ko rin kaya lahat ng trabaho. Kaya inaayos ko po yung aking trabaho kasi ang hirap namang walang trabaho. Amen? Diba ako napunta doon? Kasi nga, ha, ang layo ng inano ko. Ba't ako napunta doon? Sa wala. Yung nga, sa mga tatay, sa maayos na tatay, di ba? So, kailangan tayo po yung provider. Ayan, kayo pastor, no? So, kaya yun, negative. Kasi po si Norvay ko, gusto kong, ano ba yung direction ng preaching natin ngayong umaga? Eh mamaya, hanggang mamaya ito malamang, hanggang hapon. So, tinignan ko lang po, inaaral ko sa Bible, ay naku, napaka-puro negative. Pag sinabing, ito yung mga tatay nyo, ito ang ginawa. Tignan mo sa Bible, puro negative, halos. Ito ang ginawa ng mga tatay nyo, loko-loko. Kaya ngayon, kayo yung pinaparusahan, kayo yung hindi natuto. So, huwag na kayo sumunod doon, parang sinasabi ng Panginoon, ganun, ang dami. So, meron ding mga sumunod sa maayos, pero ang dami hindi. So, pero hindi tayo mag-focus sa negative, ha? Sinabi ko na lang ngayon. Kasi ang dami niya, pag ang lalaki po kasi, nasira ang loob niya, either hindi siya naiayos ng magulang niya, ang hirap na pong i-align yan. Pero kaya pa rin po yan, kaya yan. Kung nagpapasakop tayo sa Panginoon. Amen? Kaya nga po yan lang ang paraan dyan. Kaya si pastor, ganun. Pag-pray natin, hatake mo dito sa church, sabi sa asamang babae. Pag-pray mo, alam mo na, tawag dyan, himasimasin mo. Dali mo sa church. Kasi wala akong makitang ano eh. Paano natin mapapatinoy niya, mga ganyan. Okay? So yun ang ano natin ha, para introduction lang. Pray natin mga tatay natin, napaka-importante ng role nila sa buhay natin at sa society natin, pero kung di maayos siya, patay. Pero this time, dito tayo sa positive. Okay po sa inyo yan? Kasi ito po si Abraham na natake lang natin last time. Go-focus tayo sa kanya. Ano ba si Abraham? Alam niyo ba ang tawag kay Abraham? Bukod sa the friend of God, ang tawag kay Abraham is the father of the faith. Okay? Nadaanan natin yan kanina eh. Kasi nga, sa kanya ulit nag-umpisa ang Panginoon eh. So, ngayong umaga at hapon, malamang pag-aralan natin ano ang itsura, anong klase, doon nabanggit na natin last time yan, yung mga, kasi yung sa Psalm 68 naman, ang Diyos yun eh. Pattern natin yun. Kasi yung outstanding fathers, ito yung mga magandang ginawa nila, sundan naman natin. Ngayon, specific tayo sa pananampalataya. Okay, yan po yung nakita natin sa Romans 4. Sabi, kaya maayos si Abraham, una nanampalataya siya. So, tingnan natin ano yung itsura ng isang taong nananampalataya sa Diyos.
Okay, lalaki sa babae ito, ha? Pero pinaka-pinaka yung mga tatay kayong makinig, gayahin natin. Okay? So, number one, ano yung tatay? O, dito muna tayo sa medyo mababaw. Sabi po sa verse 1, nabanggit natin kanina sa Galatians 3. Dito naman tayo sa verse 1 nito, sabi dyan. Again, ito po yung topic ng Romans, justification by faith yan, ha? Pero kukunin lang natin yung context kay Abraham at may kinalaman sa ating topic ngayon. Okay, sabi dyan, what shall we say then that Abraham our father? So, napansin nyo? At sabi dyan, as pertaining to the flesh. Ibig sabihin, ang tatay pala, siya yung nag-produce, ha? Hindi lang babae. Alam ko yung ibang hayop, nag-produce ata ng sariling anak, eh, tsaka yung mga halaman. Pero ang tao, hindi pwede yan, dapat may lalaki. At siya yung nag-uumpisa. May kilala akong ganun. Sabi ko, ba't isa lang anak nyo? Eh, ayaw na ng asawa kong lalaki. Ayaw ko. Sabi ko, alam ka ng pilitin. Ako nga, gusto ko pa eh. Mag-anak pero yung lalaki, ayaw na. Diba? Sabihin ko lang, yung lalaki nag-initiate yan. Amen? So, kailangan ng babae, pero yung lalaki talaga yung nag-uumpisa. Sabi dyan, Abraham, pertaining to the flesh. Again, nabanggit ko kanina, marami po actually anak si Abraham. So, bukod kay Ismael and Isaac, yung pinakasikat, may pa siyang ibang anak. Okay, unfortunately. Pero, gusto kong sabihin, they produce. So, point number one, they produce, parenthesis, as much children. Sila yung nangunguna. Ang gusto ng tatay, kaya ang tatay, kaya kami ni Mrs. nung una, mag-sweetheart lang kami, kinasal kami, wala pang anak, di ba? Siyempre. Para lang kami daw nagbabahay-bahayan, di ba? Sige, kayo lang daw, kita kayo. Hello. Ang trabaho ko. Hello, hello. Labing-labing, alam niyo na. Pero pag wala ka pang anak, anong tawag mo sa kanya, di ba? Madalas kasi, sweetheart, mahal, ganyan kami dati, mahal. Kaya nagka-anak kami, alam niyo bang malaking nagbago sa buhay namin, dumating si Stephen sa buhay namin. Ang tawag ko na kay Mrs. hindi na mahal, hindi na sweetheart. Ang tawag ko sa kanya? Nanay. Bakit? Kasi may anak na kami. Siyang tatay. Tawag sa akin tatay. Kasi nga, yun ang ano, identity ng tatay eh. Kaya minsan pag may Father's Day iba, walang ano, malungkot yun, di ba? Kaya ini-encourage namin iba, kung wala kang anak, wala kang asawa, pero may edad ka na, mag-soul winner ka na lang. Madami ka pang anak sa pananampalataya. Pero ang saya nung may anak. Andun yung identity mo. Kaya number one, they produce. Sila yung tatay. And ipasok mo na rin dyan, sila yung nagpo-provide sa pamilya. Amen? Yun ang ano, ha? Again, intindihin ko, yung ibang nanay, sila yung nagtatrabaho. Pero hindi po ideal yun. Magaling ang lalaki yan sa labas. Yan ang matibay, matalino, matibay ang katawan yan. Design ng katawan natin mga lalaki para magbugbugan sa trabaho. Kaya, yun ang dapat. So, huwag kayong maawa sa tatay nyo pag nagtatrabaho. Maawa kayo pag wala siyang trabaho. At maawa rin kayo sarili nyo. Okay? Pero pray natin yung mga tatay. Amen? So, pero ideal naman sa bahay, yung nanay, siyang magaling dyan. Magaling siya sa mga bata. Mas naiintindihan nyo yung mga bata. Intindihan nyo ba yun? So, kaya maganda, huwag tayong magsabay magtrabaho. Okay yun sana kung wala talaga, kung walang-wala eh. Pero kung alam mo na ako, kaya nangyari sa amin si Ma'am Mian, teacher po yan. Eh, nung dumating nga si Stephen, diba Stephen? Sabi ko, ang hero, ano ba to? Diyan ka na nga lang, huwag ka na magtrabaho, ako na lang magtrabaho. Kasi ang hero po nung alam na namang nagtrabaho siya, nagtrabaho ko, tapos hati kami sa ano, Papa Dede. Uy, ikaw namang gumising. May kilala kaming gano'n, hirap na hirap. Eh, yung ginagawa nyo, pinapalagaan sa magulang. Eh, hirap din yung magulang sa halip na mapag, ano. Kasi yung mga lolo-lola, i-spoil din pa yan. Kaya, ang ideal po talaga sa bahay, lalaki, magtrabaho ka, babae, magtrabaho ka din dito sa bahay. So, yan. So, number one, they produce, they, sila yung nag-aanak. At, besides, sabi nyo, no? As pertaining to the flesh, ibig sabihin po nito, una, sa laman, siya na anak, ang anak, ha? Pero, ba't ang pinag-aaralan sa Bible yung, ba't sinasabi niya pa? As pertaining to the flesh. Kasi nga po, ibig sabihin nito, hindi lang sa flesh. Sinabi ko lang na mayroong flesh, pero ang tinatopic natin, hindi yung flesh. Hindi, kasi nga, again, si Abraham, ay, hindi naman natin tatay in the flesh. Dahil hindi naman tayo mukhang Arabo, di ba? Lalo ako. Ewan ko, mga daw Indiana, sabi ng mga ano eh. Pero Pilipino ako. Hindi ko tatay si Abraham.
sa laman. Iba tayo pinag-usapan niya kasi ang mas importante, patay ko siya sa pananampalataya. So, naintindihan niyo ba yun? So, ibig sabihin pala, hindi lang tayo tatay dahil anak ko yan, ako apat po yung anak namin, pero inaalta si, na-burden ako dito sa dalawang to magkapatid. Magkatabi. So, parang tatay na rin kami sa kanila kasi nga, naranasan ko rin po yun, no? Si pastor, talagang inalagaan ako nun, panalangin, tsaka sa payo. Ganun po ginawa sa kasi nga, ganun naman, madalas, pag hindi spiritual yung tatay mo, mga hindi pangaligtas, sino mag-aalaga sa'yo? Salamat, nagpaano din ako nun. Kasi nga, si Mrs. inaano ako sa church. So, nagpa-under din ako, masaya pala, natuto ako. Ang dami ko natutunan na hindi ko matutunan kung saan. Kung hindi ako nagpa-under sa church, tsaka sa pastor, hindi ako nakinig, patay ako pala. Kaya salamat. So, ganun sana, no? Ilang gusto ko sabihin, una, they produce children. Mas maganda, mas marami, actually. Mahirap nga lang. Kaya si Kuya Jun, nung unang ano ko dito, wow, gusto kong makilala yan. Sino yung tatay nyo? Ilang kayong magkakapatid? Sa Bible po, hinahangaan po yung maraming anak. Nasabi sa Psalms 127, sabi natin, meron po kaming kilala o kaopisina namin, tinuro ko sa kanya to, sabi niya, yun na namin mag-anak, napakahirap. May mga pera yun. Ayaw, nahihirapan pa daw, ha? Ito yung sinabi ko sa kanya. No, paibasa po, ready, go. No, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His. Okay, so maganda daw pala, kasi mga anak ay, pag sinabing heritage, pamana, di ba? Sinong gusto mo yung mapamanahan kayo? Sarap to, di ba? Wala kang ginawa. So, may bahay na ako, pamana ni, ano yan. Pero ang Diyos pala pag nagpamana, nga bata, ay, ayoko niyan. Hindi ka marunong. Kasi ang Diyos ang nakakaalam na ang mas mabuti sa'yo. Kaya pag binigyan ka ng anak, salamat sa Panginoon. Amen? Ay kung marami, magpagkatiwalaan ka rin sana kasi palakihin mo na maayos. Obviously, talagang, pastor, yung anak ko problema, paano pinalaki mo ba na maayos? Kaya sabi sa verse 4, ako naman, as arrows are in the hand of the mighty man, so is the children of the youth. So, sino po rin na namamana? Babaril. Malang baril, you know? Pero imagine nyo na lang, namamana ka or namamaril. Gusto mo ba pupunta ka sa labanan? Ilan ang bala mo? Dalawa lang? Patay ka dun. Gusto mo hanggat maaari, mas marami. Kaya sabi mo no, happy is the man that had his quiver full of them. Kaya sinabi ko kay Brad, sabi ko, isa lang anak mo, paano yan? Wala mo lang katulong yan. Pag namatay kayong mag-asawa, siya lang sa buhay, di ba? At least may kapatid man lang yan, may matatawagan, payo, minsan, mapahira, magpapahira. Ang hirap ng walang kapatid. Kaya sabi, oo nga, no? Eh, sabi dyan eh, mas maganda punong-puno yung iyong kaluban. Magasin yan sa atin. Yung quiver sa kanila dati kasi pana. Okay? So, they shall not be ashamed. Di sila mapahiya, di sila mahihiya. But they shall speak with the enemies in the gate. Minsan may kaaway ka, di ba, sa buhay. Ang kahirapan minsan, ang kaaway natin yan eh. Kaya may kilala rin naman ng gano'n. Nag-anak siya ng mga, una, hirap na hirap sila. Bandang huli, donya siya. Don. Kasi, nag-fail yung kalahati ng anak niya, yung kalahati niya, successful. O, paano yun? Eh, kung ano siya eh, parang sampo yung anak niya eh. Nag-fail yung lima, okay. Oh. Okay. Amen. Nakuha niyo ba yung ano? Kaya point number one natin, mga tatay, ang pagkakilanlang sa atin, yung ating mga anak. Hindi tayo dapat manghinayang, lalakas naman kumain ito. Minsan nga, masaya pa, di ba? Kahapon, mambira, na-miss namin si Rain nung last week. Kasi pag wala si Rain, hindi ubos yung kanin. Eh kahapon, saan natin naiwanan pala yun? Nakanadala ako eh. Taob yung kanin. Galing, di ba? Saan ba ako? About months four. So, masaya po kami, amen? Lalo kami, hindi na ako magpataba. Hindi pa yung gusto ko, marami din ang anak, amen? Laki-laki ni Peter, kasama namin yan, amen? Ang si Aiden. So, sabi sa verse 17, another reference po to sa mag-aanak na marami. Kita po si Abraham daw.
Pakibasa, ready, go. As it is written, I have made thee a father of many nations, before him whom he believed, even God, who quickened the dead, and called those things which be not as though they were. Okay, so may malalim na aral dyan. Pero ngayon, dito muna tayo sa mababaw. At banggitin ko rin, again, yung children of Israel, ang sabi sa kanila, ang sinong maraming pamana sa kanila, kung alam niyo yung Bible niyo, kasi 12 sila eh. Kaso naging doble si Joseph. Kaso si Levi naman, sineparate. Pero anyway, sino yung pinakamaraming na ano sa kanila? Si Judah, kasi ang daming anak ni Judah eh. Tsaka malalakas sila. Kawawa yung maliliit. Sino yung maliliit? Si Naphtali, Benjamin, si Gad. Alas di kilala yun eh. Si Judah, ang laki nung... Ba't ang laki nung unfair nung... Eh, marami kami. Ganun po. Kaya nabanggit ko sa inyo kanina, ang hirap magpalaki ng bata, okay lang yan. Pag pinalaki mo ng maayos yan, banggitin ko yung ano, kaya yung iba po, nangihinayang magpalaki ng maraming anak. Sabi, ang hirap ng daming anak, ang daming asikasuhin. Pero kung maayos kang tatay, nanay, i-train mo yung anak mo, makakatulong mo yan eh. Oh, yung isa, una pabigat yan, eh, mas maliit ka pa, eh, hindi katulong mo na yung isang panganay, mas mag-iisa ka pa. Dalawa na katulong mo. Eh, meron ka pang isa, tatlo na yung katulong, mahirap ba yun? Eh, naman yung mahirap, kasi lahat yung tuturuan mo. Pero still, blessing yan ang Panginoon. Yun ang gusto kong makita. Amen? Ayoko na magkaroon ng church dito, yung mga member natin iniisip para ibang church. Sinasabihan ba naman ito, ha? Naasar ako dito, pero iba, kahit mga Baptist, sinasabihan yung mga member nila, oh, huwag kayong mag-anak agad. Huwag kayong maraming anak para yung tithes dito sa church. Oh, wala ako. Gusto ko magparami kayo ng parami. Amen? Responsable, ha? Responsable yung magpaparami. Pakainin nyo yan. Huwag sa church burden. Number one, they produce. Tapusin natin hanggang three. Number two, ang sabi dyan, for if Abraham were justified by works, he yet were of to glory, but not before God. Again, ang tinatakil po dito is yung pananampalataya nga, kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero ang kinukuha natin, yung may kinalaman sa pagiging tatay. Okay? Sabi dito, si Abraham hindi na-justify by works, pero kung, sabi ko lang ha, kung siya pa yung magaling, masipag, parang meron siyang glory. Sabi, magaling ka talaga kasi masipag ka at magaling. Okay? Pero hindi sa Diyos. Ilan siya sabi dito? Pero still, may glory pag ikaw ay masipag, di ba? Huwag mo lang dadalhin sa kaligtasan, yung nag-usapan natin kanina. Hindi ka maliligtas sa magaling ka at masipag. Pero still, maganda, okay? So, sa pasok sa ating topic, alam nyo ba ang glory ng tatay? Ang glory ng tatay, yun nga, kanina sa verse point number one, mga anak niya. Payabangan po yan, inaanak mo. Diba? Ganun po yan. Sa Old Testament, ganun eh. Ilan ang anak ng Judah? Parang 15,000. Hindi, 75. Parang ganun eh. Mga lalaki lang yun. Amen? Kaya kahit naman, pag nag-uusap ng mga tatay-tatay, ilan ang anak mo? Ayabangan yan. Pag maayos, ha? Kaya next time, dapat ang tanong, ilan ang matino mong anak? Ganun. Hindi lang ilan ang anak, no? At isa lang babae, ha? Mag-ayabang mo, dun sa isa na, dalawa. Pangit naman. Okay? So kaya, number two, glory of the father is the children. Ano sa natutuwa ang tatay? Dito sa ating text, pansinin nyo, ang glory dito, again, yung pagiging maayos sa gawa, pero napansin nyo ba, not before God? So, yung sabihin nito, again, ang topic nga rin is pananampalataya eh. Ang pangit nung tatay, tulad ni, ilan si Dolphy? Bading ba yun o hindi? Ewan ko dun. Yan, daming anak, di ba? Matutuwa ka bang kristyano ka kay Dolphy? Bukod sa ang call niya, dami napatawa daw. Hindi ba matutuwa eh. Kasi ang marami kang anak, ituro mo sila sa tamang direksyon. Kaya yung mga anak din ni Dolphy, ano nangyari? Di ba? So, kailan lang? Si Bida naman, si Kiko, tsaka si Sharon, di ba? I am proud ng aking anak ay bakla or tomboy.
proud ka pa. Alam mo nang failure ka, tinatago mo yung failure mo. Amen? Alam nyo ba yun? So, sa halip na, eh, mga artista po yan eh, mga producer nila, mga bakla. So, hindi nila titirayan ng mga bakla. Amen? So, gusto mo ba maging bakla, Tatay Dani, si ang mga anak mo? Yun, amen. Ikaw ko yun, Jun. Si Rafi, nakita mo. Nagpapalda. Di ba, parang, inalaki kita eh. Kaya nga pinapano kayo sa church eh. Mga lalaki, maayos, matapang, masipag. Amen. Amen, Rafi. Miss ka namin kahapon ah. Si Adam, ganun din. Ito si Adam, bali ko lang puno dito. Saan? Tapang nito ah. Bagay, wala pa siyang bigat eh. Eh, lalo naman si Milan. Matapang. Hindi bakla yan. Pero may mabakla ding ano. Malaki katawan. Mata na punta doon. So, ang glory ng Father yung children niya, maganda na ituro mo siya sa direksyon ng Panginoon. Amen. Sa pananampalataya, huwag kang masi... Meron siyang ilalang pastor, gano'n. Pinagmamalaki niya yung anak niya. Is, ang tapang nitong anak ko. Alam niyo ba? Yung anak ko... Sobrang tapang, ang gano'n. Ang tanong, nagagamit ba ng Diyos? Amen? Sana, oo, pwede naman kasi yun eh. Hindi naman yan, ano eh, compatible nga yan eh. Ang mga lalaki dapat matapang talaga. Self-defense, magaling yan, dapat. Okay? Mag-aaralan natin yan. Pero, ang pinaka-pinaka, katulad sa ating text, eh mas maganda, naniniwala sa Diyos. Amen? For what says the scripture, Abraham believed God. And it was counted unto him for righteousness. Ang Diyos mismo humanga kay Abraham kasi nanampalataya siya. Yan ang tunay na lalaki. Paglalaban mo, eh, iaasa rin ako eh. Uminom ka. Eh, mag-church ako eh. Eh, church. Inom na lang tayo. Kung kaya mo labanan yung ganun, magandang umpisa yan. Amen? Sa mga tatay. Ako, di ako walang gaganyan siguro sa akin kasi alam ko na yun eh. Doon dati na natutunan ko rin po yung inom-inom. Alam nyo, nasa college. O, umalis na yung si Richie. So, sa college namin, ganun po kasi. Yung college ko, nasa ano kami, nasa gitna kami ng subdivision eh. So, kaya pag-break, anong gagawin ko? Yung mga kaidaran ko lang, mga manginginom na, lalo yung mga galing probinsya. Sa ama kasi kami nun eh. Eh, natuto rin tuloy ako. Eh, nakita kong pangit pala nun. Lalo yung mga babae, galit po dyan. Na matino, ha? Eh, may mga kilala rin kami babae na talaga nakikipag-ano pa, eh. Oo. Oh, yun yung mga nare-rape. Loko-loko din kasi. So, ganun po, ha? Number two natin, glory of the Father. Manampalataya ka sa Diyos. Yun. Bibigyan ka na ng glory'ng maayos. Katulad sa kaligtasan, na doon niya ikinout yung righteousness ng tao, ng palataya, ganun din ang mga tatay natin. Hindi ka galang-galang ang tatay na matapang ako eh, kaya iinom ako. Oh, kaya yun? Hindi dalawa, isang case. Ang tapang mo naman. Yung mag-sabi na sa kanya, loko-loko din. Pero ang tunay na gusto mo maging matapang na palataya ka sa Diyos. Kasi pag sa Diyos ka na ng palataya, labanan po yan eh. Oh, lalabanan yan sa sipag, sa asaran minsan. Ang hirap kaya ang dali nung pamilya mo minsan. Amen? Amen. Lalo yung mga barkada mo. Eh, madali lang yan. Iwasan mo yung barkada mo. Hindi mo kaya pala eh. Magpalakas ka muna sa pananampalataya. Saka mo subukan dalin yung barkada mong loko-loko din. Oh, unahin mo lang yung kaya mo, pamilya mo, yan. Actually, matutuwa nga yung asawang babae. Wala pa akong nakita na matinong babae. Tapos yung asawa niyang lalaki, gusto niya, ano, loko-loko, di ba? Karamihan yan. Pero ang pinakamaganda niya kasi pag yung lalaki mismo nagtino, sabi, according to survey daw, madaling maligtas yung buong pamilya pag ang unang naligtas yung lalaki. Yung tatay, hindi na mahirap yan kasi kung nagpapakain dyan, tatay sa church, ha? Magireklamo pa ba yan? Matutuwa nga yan, eh. So, last... Ah, sorry. Last for this morning, verse 6, sabi po dyan, even as David also described the blessedness of the man
and to whom God imputed righteousness without works. Again, so context muna dito ha. Sa kaligtasan, pinagpala daw yung binigyan ng katuwiran ng Diyos na hindi naman siya nagtrabaho. Sino yung gusto dito kumikita ng hindi nagtrabaho? Honestly. Siyempre, sarap nun, di ba? Pero again, di reality yun, di pwede yun. Pero yung kaligtasan po kasi, hindi mo naman kayang pagtrabahuhan yung kaligtasan mo na maliligtas ka dahil sa galing mo. Hindi nga pwede. Okay? Kaya ang ginawa ng Panginoon, gumawa siya ng isang paraan, si Jesus na matay para sa atin. Siya na yung umako, siya na yung nagbayad ng kasalanan ng tao. Pwede na kayong maligtas ang tao. Hindi natin kayang bayaran lahat yan. Sa impyerno natin babayaran yan. Kaya si Jesus yung namatay para sa atin, then tayo ngayon tatanggapin natin si Jesus na lang, manampalataya sa Kanya para maligtas. Yun po yung nangyari sa atin kung ligtas na kayo. Pero i-relate naman natin sa dito sa mga tatay, paano tayo igagabayin ng mga tatay para tayo maging righteous? Yung mga bata, bukod sa tuturuan kayo, kung tatay kasi nung unahin mo, yung ibang tao o yung anak mo, yung matino ah, siyempre yung anak mo, eh bakit? Ba't yung anak, ba't hindi ibang tao? Kasi anak ko yun eh. Uunahin ko yun. Yun ang gusto ko sabihin sa point number 3, impute righteousness. Sa mga tatay na nananampalataya, yun ang topic natin ngayon ha, hindi lahat. Doon sa nananampalataya sa Diyos, uunahin niya yung kanyang mga anak. Ilapit mo sa Diyos yung mga anak mo. Amen? Kahit matigas ang ulo niyan, pagtsagaan mo, anak mo yan eh. Ibig sabihin, bonus na agad sa mga anak pag yung tatay mo, nananampalataya, magpasalamat ka sa Diyos. Kung hindi, well, nabagit ko nga kanina, ang tatay naman talaga sa panampalataya, ang Panginoon. Sa church, merong nilagay dyan ang Diyos. Amen? Gusto yung tatay ko, ano, ganyan, ganito, ganyan. Kaya merong church, merong lalaki dyan na pwede magsilbing tatay mo sa ibang bagay, spiritual. Amen? Ganun po yung magpasalamat kayo sa Panginoon. So mamayang hapon, tapusin natin ito, pero banggitin ko na lang para sa mga hindi nababalik mamaya. Pang-apat po, mercy and forgiveness can be expected. Diba, ang tatay, dapat ang tatay takot yung, ano eh. Ang pangit ng anak, yung tatay, hindi takot yung anak sa kanya. Ang pakailan ko sa'yo, naku, hindi dapat ganun. Pero alam niyo ba, pag takot na yung anak mo sa tatay, diba, ina-expect din niya, papatawarin niya, pag nag-ayos ka. Kaya yun ang point number 6, yun ang maganda dito kasi sabi sa 7, blessed are those whose iniquities are forgiven. Ayun ang maganda sa tatay na matino, nananampalataya sa Diyos, alam niya siya, pinatawad din, eh ba't di ko mapatawarin yung anak ko pa? Okay, kaya mercy and forgiveness can be expected. Number 5, his children are blessed. Nabanggit na kanina, blessed is the man. Okay? So ito naman ay sa lahat ng tao, kaya sa mga tatay na godly, at may pananampalataya sa Diyos, pinagpala yung kanyang mga anak. Amen? Pastor, pag-pray mo yung tatay mo kung di maayos. Amen? Hindi kayo magsisisi. Pag yan, na-save na ko. Para kayong tumama sa loto. Okay, tatama sa loto. Ha? Parang lang. Yung alam niya, equivalent. Wow! Saya nun. At kung hindi pa rin, still, may mga tatay ka dyan pwedeng ano. And then last is, he trusts in the Lord. Gano'ng kasimple. Ang isang taong, ang isang tatay na nananampalataya, nagtitiwala sa Diyos. Okay? So, mamaya natin na-expound yan. So, mga tatay, sino mga tatay? Nananampalataya ka sa Panginoon? Wala ka na magagawa kung wala sa Panginoon eh. Yayabang ka. Marami na pong ilalang tatay, mayabang dati. Bandang huli, hindi na nanampalataya sa Diyos, wala rin. Hanggang yabang na lang. Eh kung manampalataya sa Diyos, di panalo ka pa. Tapos, pwede ka pa mag-develop, tatalino ka pa, bandang huli, magpapasalamat ka sa Diyos. Yung mga anak mo, hindi ka tulad ng anak ng iba. Makikita mo yun. Itong mga anak ni Jun, kaya ko lang to, katulad lang namin to. Eh nagtino si Tatay Jun, kunwari, mag-pray nyo din, tulungan nyo, supportahan nyo. Yan, lalo yung maliliit mo doon, di ba? Maliliit pa yan eh. Kailangan ka niyan. Kailangan yung lalaki sila na yung tatay nila nananampalataya sa Diyos. Amen? Amen. Hindi ka tulad ng iba, sumuko na agad.
konting problema, ayaw mo na eh. Okay, ayaw mag-church eh. Tapos, sinuko mo agad eh. Maniwala ka sa Diyos. Na kahit may kahirapan ka ngayon, hindi ko kaya to ngayon, hindi ko kaya to, hindi ko kaya to. Unti-unti yan, tutulungan ka naman ng Diyos, saka mga lingkod ng Diyos, kala mo ba? Kala mo ba, ididin ka niya, ididin niya ako ni Pastor, ngayon lang yun. Tsaka nag-aaral lang tayo dito. Huwag ka rin maramdamin. Kaya ito mga to, salamat, nagtitiwa sa mga yung inaano namin. O ito ha, ito ha. Kasi dapat mga lalaki, matibay yan. Dami pang sasalubong yung problema, amen. Tinitrain na yan, bata pa lang. Eh si Brad, masyado na sobra naman. Kailangan natin palambutin ito, mayiging active to ha. Okay? So, ganun po yan. Ganun ang trabaho ng tatay, ang hirap, pero hindi ka magsisisi pag nakita mo yung anak mo. Kunwari, anak ko si Peter, nako, successful, naglalingkod sa Diyos, maayos ang pamilya, ang daming anak, maayos din. Nako, saya ko nun. Amen? At lahat tayo. So, yun lang po mamayang hapon, expound pa natin yung another 3 points. Amen? So, salamat sa mga tatay, matin kayo. Sana hindi kayo na-offend sa akin, ganito lang po talaga ako. Yan ang salita po ng Diyos eh. Hindi pwede yung lalo mga lalaki yung malandamin. Okay, salamat po. This time, let's pray. Hindi, kakanta pa ulit. Ano ba na eh? Wala lang kakanta? Sino? Sino na? Yung Shop Boys. Ayan. Okay, let's... May pangalan eh, no? Shop Boys. Okay. This time, tayo po tayo. Let's pray. Pasalamat tayo sa Panginoon, sa ating mga tatay. Pag-pray natin mga tatay natin, let's pray, Lord, maraming salamat sa mga tatay. Kayo po ang pinakatatay namin, kayo po maging pattern ng aming pananampalataya at ginagawa sa buhay ng inyong kalooban, alamin namin at gawin namin, Panginoon, magpatuloy. I pray na kayo po ang tumulong sa amin, yung mga tatay namin, tulungan niyo po rin sila at itama, Lord, ang dapat itama, manampalataya, Lord, sa lahat, napakaraming bagay na kailangan namin magtiwala sa inyo. Ganun din po yung mga future na tatay namin, mga kabataang lalaki, ay maging matapang sila, magpondo na rin sila ng katalinuhan, ng anong kalooban, alamin na nila, at pagplanuhan na nila ang paano sila magiging mabuti at mga Diyos na tatay malapit sa inyo, nagmamahal sa inyong gawain ng salita. Ganito po yung mga kababaihan, Panginoon, na suportahan, ang minsan magkahinaan din po mga lalaki, kayo po ang magturo sa kanilang paano sila mag-support, ganito mga future wives, kayo po ang ganda po yung mga anak, lahat po kayong mga anak, maraming salamat sa inyo. Binigyan niyo kami ng tatay na provide ang pangailangan. But ngayon po, kayo po yung pinakatatay namin, kayo pong tulong sa Panginoon namin. Ang hapon, pagpalaan niyo bawat isa. Ganda po aming kakainin, maraming salamat po sa naganda. Ay naging kalusugan nito, kalakasan, at fellowship na maayos, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo malulahati. In Jesus' name we pray. Amen.